What's up mga ka-TV? Welcome back dito sa J4TV. So panibago na naman na video, panibagong kaalaman na naman ang aking i-share sa inyo. So sa video na ito guys, magbibigay ako ng sample sa inyo or explanation kung paano nga ba gumagana yung ating refrigerator, yung refrigeration cycle. So madami kasing nagto-comment, madaming nagtatanong sa akin na gumawa daw ako ng refrigeration cycle or yung refrigerator gas cycle. Bakit nga daw ba umiinit yung compressor at umiinit yung magkabilang side ng kanilang refrigerator? So normal lang daw ba yon? So bago natin sagutin yung tanong na yan, kung normal yung mga pag-init ng refrigerator natin sa compressor at yung side ng ating refrigerator, so kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong videos. So disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking product training, kaalaman sa mga appliances. So before ay nagtrabaho ko bilang isang product specialist sa isang kumpanya ng appliances. Lahat ng mga product training na tinuturo nila sa amin is yun lang din yung binabahagi at sinishare ko sa inyo para may idea kayo sa mga simple lang na problema ng ating refrigerator or gustong malaman sa mga refrigerator. O hindi po ako professional, hindi po ako engineer. Lahat lang ng mga nalalaman ko is yun lang din yung binabahagi at sinishare ko sa inyo. Tara, simulan na natin. Andito na tayo guys sa tinatawag natin na refrigerator gas cycle. So, i-discuss natin dito kung paano gumagana yung ating refrigerator, bakit lumalamig siya, at bakit umiinit yung magkabilang side ng ating refrigerator at yung ating compressor o yung motor ng ating refrigerator. Kung makikita nyo dito guys, meron tayong mga component ng ating refrigerator para lumamig, para gumana. So una, ito yung tinatawag natin na compressor. So pangalawa, ito yung condenser. Pangatlo, ito yung tinatawag natin na filter. Pang-apat, ito yung tinatawag natin na capillary tube. At yung panglima, ito yung tinatawag natin na evaporator. So itong lima na to guys, ito yung pinaka-importante na component ng ating refrigerator even sa ating mga aircon. Kasi pagka wala, halimbawa itong capillary tube na to, hindi rin gagana yung ating refrigerator. So itong lima na to, at yung pang-anim pala, ito yung refrigerant. So mamaya, ituturo ko kung ano yung refrigerant na sinasabi ko. So unahin muna natin guys yung gas cycle ng ating refrigerator, kung bakit lumalamig, bakit gumagana. So itong nakikita nyo dito sa screen, ayan yung lima na component ng ating refrigerator. So makikita nyo dyan sa compressor, meron kayo makikita dyan na discharge line. Yung discharge line na yan, yun yung ibabato nya dito sa tinatawag natin na condenser. So mamaya, isa-isahin natin to guys para mas maintindihan nyo kung bakit lumalamig yung ating refrigerator at gumagana siya. Mga nagtatanong guys na bakit daw umiinit yung magkabilang side ng kanilang refrigerator at yung kanilang compressor, so bakit nga daw ba umiinit? So ano ba yung mga dahilan? So unahin natin dito guys yung tinatawag natin na evaporator. So kung makikita nyo dyan sa screen, ayan, may makikita kayo dyan na low pressure and low temperature refrigerant liquid mix vapor o vapor na tinatawag. Lahat kasi ng mga nilalagay natin sa mga freezer natin, ayan nga yung evaporator natin. Halimbawa, naglagay tayo ng isda, frozen foods, lahat ng mga nilalagay natin na medyo mainit, no? Yan yung tinatawag natin na low pressure and low temperature. So, i-absorb ng ating evaporator. So, yung evaporator na to, pag nag-absorb niya, kung makikita nyo dyan sa screen, ayan, yung pinaka-aro na yan, yung aro na yan na kulay blue, so, i-absorb niya. So, makikita nyo yung pinaka-pipe niyan is papunta naman dito sa tinatawag natin na compressor. So makikita nyo dyan, yan, meron siyang tinatawag na suction line. So yung suction line na yan, dyan papasok yung low pressure and low temperature refrigerant, liquid mixed vapor na tinatawag. So guys, tandaan natin, hindi kasi pwedeng pumasok sa ating compressor o yung motor ng ating refrigerator yung high pressure.
Dahil nga, yung mga nilagay natin sa ating evaporator o yung sa ating freezer na mga frozen foods, karne, isda na hindi pa siya malamig, siyempre mag-aabsorb yan ng mainit. So pag pumasok yung low pressure na yan and low temperature, so ang trabaho ng compressor, i-compress niya into high temperature yung pinasok niyang low pressure na galing sa ating evaporator or dun sa ating freezer. So dahil nga yung compressor is trabaho niya ay kailangan niyang painitin ng sobra yung galing na low pressure into high temperature. So yan yung trabaho ng ating compressor. So yan yung nararamdaman natin guys, nagba-vibrate, umiinit yung ating compressor. Nakikita nyo dyan sa discharge line na yan, ibabato niya o ipapasa nyo naman dito sa ating tinatawag na condenser. So yung condenser na yan guys, ayan yung nararamdaman natin na bakit umiinit yung magkabilang side ng ating refrigerator. So pag nakapa natin yung refrigerator natin sa magkabilang side, umiinit po talaga siya. Dahil nga, nanggaling yung init na yon sa compressor. So kailangan na kailangan yan guys. Magtaka kayo kung hindi umiinit yung magkabilang side ng ating refrigerator. Ibig sabihin is hindi nakakapag-function or barado yung sistema ng ating refrigerator. So pagka discharge niya na yung init papunta dito sa condenser natin, so ang trabaho naman ng condenser is kailangan niyang pababain yung high temperature and high pressure refrigerant vapor na nanggaling sa ating compressor. So yan yung trabaho ng ating condenser. So medyo napababa niya na yung init na galing dun sa ating compressor, so ipapasa niya dito sa ating tinatawag na filter. So itong filter na to, ito yung pangsala ng mga moist, mga alikabok na galing dito sa condenser. So guys, tandaan natin, hindi kasi pwedeng maghalo yung moist papunta dito sa ating evaporator o dito sa ating capillary tube. So kailangan na may filter yan, kasi nga yan yung sumasala sa mga moist, sa mga alikabok na galing dito sa ating condenser. So itong condenser na to guys, yung mga old natin na refrigerator, is nakikita natin sa mga likod yung condenser na to. Minsan nga sinasabitan pa yun ng mga medyas, mga basahan para matuyo. So ngayon nandito na sa magkabilang side. So mamaya, tatalakayin din natin or ituturo ko din sa inyo kung bakit nilagay nila sa magkabilang side yung condenser na yan na dati sa likod. Kasi madami nagtatanong na, "Sir, bakit yung old na refrigerator ko is wala na yung condenser or yung sinasabitan namin ng mga basahan dun sa likod ng aming refrigerator? So bakit nawala na yon? Asan na yon? Yung umiinit na yon?" So ayun na nga, yung condenser na yon, ayun na yung umiinit sa magkabilang side. Nilipat nila sa magkabilang side. So bakit nga ba nila inilipat, no? So mamaya i-discuss ko sa inyo kung bakit nila inilipat sa magkabilang side. So balik tayo dito sa filter. Ang trabaho ni filter is sinasala niya yung mga moist o yung mga tubig na pwedeng pumasok dito sa ating evaporator. So hindi kasi pwede yon. Dito sa capillary tube pwedeng magbara yung mga dumi na yan. So yan yung isang dahilan kung bakit hindi lumalamig yung ating refrigerator, dahil nga nabarado yung ating system. So pagkatapos ng filter dryer, papunta dito sa ating capillary tube. So hindi pa kayo nakakita ng capillary tube, pumunta kayo sa mga bilihan ng mga pyesa ng mga aircon or mga refrigerator, makikita nyo manipis lang po yan na tube, no? Yung capillary tube na yan. So yung capillary tube na yan, dyan magsisimula yung paglamig ng ating refrigerator. So mapapansin nyo sa mga refrigerator natin sa likod, medyo nagyiyelo or lumalamig even dito sa ating mga aircon, no? So pag nakapamo yan, malamig siya, parang may yelo, dahil yan sa capillary tube or yung ating refrigerant. So pagkatapos ng capillary tube, papunta dito sa evaporator. So ganyan lang yung cycle ng ating refrigerator guys, umiikot lang siya. Una, mag-absorb ng low pressure and low temperature yung evaporator natin or yung ating freezer. So pagkatapos, papunta naman dito sa ating compressor. So isasaksyon niya dyan, papunta dito sa ating compressor. So ang trabaho ng ating compressor is i-compress niya into high yung pinasok niyang low pressure na galing dun sa ating evaporator or dun sa ating freezer. So pagka nagawa niya ng high temperature and high pressure yung low pressure and low temperature, mapupunta naman dito sa tinatawag natin na condenser. So yung condenser naman
is yan yung nararamdaman natin na sobrang init sa magkabilang side. So ang trabaho ni condenser is pabababain niya yung high temperature and high pressure. E, bago mapunta dito sa filter, sinasala niya yung mga dumi, yung mga alikabok, o yung mga points, o yung mga pwedeng tubig na papunta dito sa ating capillary tube. So hindi kasi pwede na diretso dito sa ating evaporator. So ganun lang umiikot yung ating tinatawag na refrigerator gas cycle. So mapunta naman tayo dito sa tinatawag natin na refrigerant. So yung refrigerant guys, ayan yung dumadaloy sa ating system or dun sa ating refrigerator para lumamig. Alam ko na familiar na kayo dito sa Freon kasi kadalasan na pagka hindi lumalamig o kaya natusok natin yung freezer is ayan yung isang problema yung ating refrigerant or yung ating Freon. So maraming mga iba't ibang klase ng ating Freon. Merong R134A, R22, R410A, R600A. So yung mga refrigerant na yan, iisa lang po ang pangalan niyan. Ayan yung tinatawag natin na Freon. Depende kung anong refrigerant yung kailangan ng ating refrigerator. Meron kasi tayong refrigerator guys na inverter at non-inverter. Kadalasan sa mga ginagamit natin sa mga non-inverter is R134A. At yung mga sasakyan natin na mga ginagamit sa mga car aircon, yung R134A din yung kadalasan na binibili nila. So pagka ang refrigerator natin is inverter na, pwedeng R410A or R600A yung ginagamit. So makikita natin yung ating refrigerator sa mga compressor na nakadikit ng R600A, ibig sabihin mga inverter na yung ating refrigerator. So mapunta naman tayo dun sa pag-init ng ating side ng ating refrigerator. So bakit nga ba nila nilipat yung condenser dun sa side ng ating refrigerator? So kadalasan nakikita natin sa likod ng ating refrigerator na mga old natin na refrigerator na nandun yung condenser, yung sinasabitan ng mga medyas, mga basahan para matuyo. So nilipat nila sa magkabilang side guys kasi yung mga old natin na refrigerator is pagka malamig na malamig na yung freezer, yung loob ng ating refrigerator, pagka ang condenser ay nasa likod pa rin, nagmo-moist yung magkabilang side ng ating refrigerator. Iyan yung kadalasan na bakit kinakalawang yung ating old natin na mga refrigerator. Kasi nga, galvanized pa yung ginagamit na cover o yung body ng ating refrigerator. So, ngayon, inilipat nila sa magkabilang side dahil iwas na rin sa moist at iwas na rin kaagad yung masira yung ating body ng ating refrigerator. Yan guys, sana meron na naman kayong napulot na aral dito sa video na to kung bakit umiinit yung ating compressor, bakit umiinit yung magkabilang side. So normal lang po lahat yan guys. Magtaka kayo pagka hindi na umiinit yan, ibig sabihin hindi gumagana yung compressor, hindi rin lumalamig yung ating refrigerator. So hanggang dito na lang guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta dito sa channel na to at gusto mo yung mga tutorial about sa appliances, refrigerator, aircon, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo o yung mga kamag-anak mo para may idea sila bakit umiinit yung magkabilang side at yung ating compressor. So kung ikaw ay may gusto ding itanong, huwag mong kalimutan mag-comment dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa laging panonood at laging pagsubaybay sa aking mga videos dito sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang, mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace.